Let this idea. Mga ka-vibes, medyo umabot na ho sa ibaba ho na bahagi ng establishmento yung sunog. Kanina nasa bandang itas ng ho, no? Mumuputok ho sa loob, umaabot ho sa atin yung mga debris. Medyo lumalakas ho yung apoy, no? Kasi kanina nag-umpisa lang ho siya dun sa kanto, sa may dental clinic. Ngayon ho, halos yung buong establishmento ho, tinutupok na ho ng apoy. So again, no, advice lang ho natin sa mga manggagaling ho sa bandang Balibago, pupunta kayo bandang ano, bandang Palengke, bandang Rotonda, huwag na ho kayong dadaan dito. Sarado ho yung daan sa kasalukuyan. Kanina ho, puno ng fire trucks dito, no? Siguro, alam ko, tumawag na ho sila ng mga ibang fire trucks ho para tumulong sa pag-aapula ho mga apoy. Okay. Kasama ho natin ang head ho ng City Disaster Risk Reduction and Management, si Sir Rudy Simeon. Sir, anong mga anong oras ho na sabing time na nag-umpisa yung apoy? Kanina, KG, natawag sa atin sa operations natin kanina sa DRRMO dahil katabi lang natin ng fire department. Mga bandang alas 9:15 yung naitawag na sa atin sa operations at inalok natin kagad yung BFP. At may sunog na dito no, sa Mayhem Hospital, Barangay Capito del Rosario. At agad-agad nagpa-dispatch na tayo ng mga medic team natin at saka mga rescuer. At respond din na rin agad yung mga BFP natin sa Angeles City. At ngayon, ongoing pa yung sunog. Magkikita pa rin yung background yun. Isang tindahan ng pintura. Itong nasusunog sa kalukuyan, pero wala pa naman po na iuulat na mga nasasaktan, no? Nasaktan dito sa insidente, pero ongoing pa rin. Pero minuman ito pa natin. At patuloy pa rin yung mga BFP natin ngayon. At nakisambay rin tayo sa rescue. At yan po yung instruction natin si Mayor Togila sa atin na maapula kada dito ng apoy. At nagtawag na rin ng ibang mga fire trucks sa iba-ibang LGU. Sir Rudy, bukod ho dito sa... malapit lang ho yung fire station dito. Kasi tinatanong ho ng mga ka-vibes natin, asan daw ho yung mga bumbero. Eh kanina ho, punong-puno ho ng mga fire trucks dito, no? So kung naubusan siguro sila ng laman na, anong LGUs pa ho yung natawagan ho natin para tumulong ho sa atin dito? Kanina po, usap natin ng fire chief marshal ho natin dito sa Angeles. At iba-ibang mga LGU papunta na po rito, no? Yung mga malapit like Porac, itong sa City of San Fernando, Mabalacat. At pati po yung mga volunteers natin, kamukha mo yung Diwalyong. Mm-hmm. At saka ang Angeles City Water District na rin dahil may mga tanker din sila. Mm-hmm. Dito at para mapula kagad itong nasusunod sa sinukuyan na isang tindahan ng pintura. Okay po. Maraming salamat po, Sir Rudy. Stay safe po. Maraming salamat, DJ KG. Okay. So kasalukuyan ho, no, naririnig ho siguro ninyo sa background habang in-interview ho natin si Sir Rudy. Yung malalakas ho na pagputok ng gagaling ho dito sa nasunog ho na establishment. So, aray ko, sakit sa tenga. Umaabot na ho doon sa mga linya ng kuryente yung hong sunog. So hindi ho pwedeng, binabawalan na ho yung mga nagmimiron ho kanina na huwag na ho lumapit doon dahil nga baka mahulugan ho ng kable ng kuryente, no? O makikita ho ninyo halos siguro mga 70% ho ng establishment natupok na ho ng apoy. Kanina ho, nandito lang yan sa may dental clinic. Hanggang ngayon, nasusunog pa rin ho yung taas ho ng dental clinic. Sa may taas ho namin, una nakita ho yung apoy kanina eh. Pero nagsimula ho yan, no? Naka-attract ho yan ng attention kanina ng maglabas ho ng napaka-kapal ho na usok ng gagaling ho sa establishment ho na ito. Doon ho sa mga nagtatanong kanina, bakit asan daw yung bumbero? Kanina ho, nandito na ho yung mga fire trucks ho na Angeles City, no?
ng Bureau of Fire ho dito sa Angeles City. Siguro ho naubusan ho sila ng ano ng laman na no. Dahil kanina pa ho sila nagbubuga ng tubig ho dito. Pero yung mga volunteers ho natin ng mga fire trucks, ayan ho, volunteer ho ito. Andiyan na rin ho. And according to Sir Rudy Simeon, ang head ho ng City Risk Disaster Risk Reduction and Management Office ng Angeles City, sila ho'y humingi na rin ng tulong, no? They already call the attention of other LGUs para tumulong ho sa pag-apula ho ng apoy dito. Medyo matindi ho yung apoy sapagkat itong isang establishment ho na nasusunog, isa hong paint center. Alam naman ho natin flammable ho yung mga materials ho sa paint center. Kaya at saka yung katabi naman niya, heavy machinery part supply. So medyo mainit na ho yung temperatura dito kaya minsan nawawala ho yung Facebook live natin kasi nag-overheat ho yung cellphone ho natin. Kasi sobrang init ho ng temperatura ho dito. Bago ho umabot kanina sa paint center yung apoy, inilabas na ho yung ilang mga pintura, no? At saka ilang ho nilang mga gamit mula sa bodega at saka mula sa selling area ho nila, papunta ho dun sa malapit ho. Pero ayan, medyo oh, mukhang bumababa na ho yung ano, yung second floor, no? May paparating na ho yata ang fire truck din. Fire truck. Volunteer fire truck din ho ito. Mula sa DIY yung yata kung di ako nagkakamali, no? Pero kanina ho, liwanagin ko lang ha. Dito na ho kanina yung mga fire trucks ng Angeles City. Mukhang nag-reload lang ho sila ng ano ng tubig. Nalaglag na ho yung second floor. Nalaglag ho na yung second floor ng establishment. This is a two-story establishment, no? Commercial ho yung establishment na to. Housing a dental clinic, a pain center, heavy equipment parts. So mismo ang kanto ho ito ng Barangay Agapito del Rosario, no? Yung katapat ho na kanto niyan, yung papunta ho sa Barangay Pampang. Makikita ho ninyo, no? Sa bandang itaas, nasusunog na ho yung mga linya ho ng kuryente. Bagsak na yung tip. Bagsak na yung nanimik. Okay. Meron na hong dumating na naman na fire truck. Ano ho ito? DILG naman ho ito. Sa ngayon po, wala pa ho tayong detalye kung saan ho nanggaling ang sunog. Pero yung sa observation ho natin kanina, no, kasi naaktuhan ho natin ito, yung makapal ho na usok kanina, tapos nakita na rin ho natin yung apoy, sa bandang kanto ho siya, mismong taas ho ng dental clinic dito ho sa kanto ng Barangay Agapito del Rosario. So bumagsak na ho yung establishment, no? Yung itaas na bahagi, yung second floor ho ng establishment, bumagsak na ho siya. At patuloy pa rin hong tinutupok ng apoy, no? So kahit ho kanina binugahan na ho ng tubig ng ating mga masisipag ho na firemen, yung atin hong establishmento, no? Siguro para hindi na ho kumalat pa apoy, pero unfortunately ho, kumalat na ho sa buong establishment. At makikita ho ninyo, no, unti-unti na ho tinutupok ng apoy yung buong establishment ho. Bumagsak na ho yung second floor, no? Yung pangalawang palapag ho mismo ng establishmento, bumagsak na ho. So kasalukuyan, binubugahan pa rin ho ng tubig to prevent the spread, no? Ng apoy sa mga karatig ho na establishmento.
Medyo malaking building din ho, no? Itong katabing establishment, do may firewall naman ho yan. Pero kailangan pa rin ho, no? Na ma-prevent ho yung pagkalat pa ho nito. Dahil marami din ho mga kabahayan, no? Dito naman ho sa bandang likod ho ng establishment. Paglilinaw lang ho ha. Doon sa mga nagtatanong ho, sandali ha. Doon sa mga nagtatanong ho kung bakit daw mabagal ang responde ng bumbero. Hindi ho, mabilis ho ang response ng ano ng Bureau of Fire Protection ho kanina. Pagdating ko ho kahit na usok pa lang ho na makapala nakikita ho natin. Andito na ho yung Bureau of Fire Protection, pero siyempre hindi naman ho unlimited ang supply ng tubig ng mga bumbero ho natin. So it's understandable na mauubos ho sila ng supply, kaya kailangan nung kumuha ulit ng supply ho ng tubig. Pero again, according to the head of the City Disaster Risk Reduction, ng Angeles City na si Sir Rudy Simeon, humingi na rin ho sila ng tulong sa mga karating LGUs ho natin at saka mga volunteer ho na mga bumbero, no? So sa kasalukuyan, andito ho yung mga bumbero ho mula ho sa DILG. Tapos kanina may mga volunteers din ho na mga fire trucks na nandito. Makikita ho ninyo sa loob, no? Patuloy ho yung pagbulusok ho ng apoy. Kanina ho, siguro mga 15 minutes ago, yung apoy, o 15 to 20 minutes ago, yung apoy nasa bandang itaas lang ho. Dahil two-story commercial building ho ito, no? So, yung sa taas, kanina, andun lang yung apoy eh. Tapos, umabot na ho ngayon sa baba. Kaya nga, nalaglag na ho, no? Bumagsak na ho mismo yung building. Bumagsak na ho yung itaas na bahagi ng building. O, meron din hong dumating, no? Mula ho sa Angeles City Water District. Medyo humihina na ho yung apoy. Siguro partly dahil natupok na ho niya, no? Mostly sa party ho ng establishmento. Umaambun ba o dahil sa bumbero? Medyo lumilit na ho yung apoy, pero yun nga lang, unfortunately talaga, natupok ho yung building.
Base ho dun sa mga nakausap po natin mula kanina, lalo na ho sa City Disaster Risk Reduction, wala pa naman po silang nare-report na may casualty o may nasaktan, pero tayo pa rin ho'y kukuha ho ng mga detalye, no? Kung saan ho ba nanggaling ang sunog, at saka kung meron ho bang naapektuhan. So far, ang nakikita lang ho natin, naapektado talaga yung mga establishments, no, na tinupok na ho ng apoy. So merong isang fire truck na naman ho dito. Ito ho'y galing na ho sa DILG. Kanina pa ho, no? Agad ho nakapag-responde, ha? Paglilinaw lang, ha? Dahil may mga nagtatanong ho, bakit wala yung fire trucks ho ng Angeles City. Pinakauna ho nag-responde yung mga fire trucks ho ng Angeles City. Naging mabilis ho yung kanilang response at saka action. Pero sabi ko nga ho kanina, hindi naman ho unlimited ang supply ng ating mga fire trucks. Yan niyo pong Angeles City ni, mismong kanto na po ng Barangay Agapito del Rosario. Base ho dun sa mga natanong ho natin kanina dito, mukhang nagsimula ho yung sunog around the past 9 na ho, no, mga 9:30 or 9:45 ho. Pati ho yung sa bandang itaas ho, no, ng establishmento, yung unang bahagi ho niya, bumagsak na rin ho. Pero kanina ho, yan ho yung nakita nating pinagmulan, no, ng sunog.
apoy dito sa bandang gilid ho ng building. Usok na lang ho nakikita natin. Pero yung bandang gitna ho ng building, patuloy ho siyang nasusunog. Ito ho kasi yung parang kinalalagyan kanina nung paint center, no? Alam naman ho natin, very flammable ho yung materials ho ng pintura. Na ho yung ano, yung apoy. Pero yun na nga, unfortunately, natupok ho ng apoy yung buong establishmento eh. Oh. Mga nasa 90% na lang ho yung natitira. Pero buong establishmento ho eh, sorry po, 10% na lang natitira. So, sa kasalukuyan po, tupok ho ng apoy yung buong establishmento. So hanggang ngayon ho, sarado pa rin ho yung portion ng daan na to. Sir, anong road to? Henson? Henson. Henson Street? Sarado pa rin ho yung Henson Street. So kung pupunta ho kayo, huwag na ho yung daan dito ha. Kung magagaling ho kayo sa Balibago, papunta Rotonda, o kaya Pampang, mag-iba na lang ho kayo ng daan. Once again, ito ho yung pinaka-latest na pangyayari ho dito sa Angeles City, sa may barangay Agapito del Rosario. Magbibigay pa ho kami ng mga karagdagang impormasyon mamaya ha. Pero kasalukuyan ho, mga naapula na ho nila yung sunog.
Yun na ho muna for now, mga ka-vibes ha. Ingat po tayo lahat. This has been KG Boy for GB99.1 at GBM792, naglilingkod sa bayan. Nilingat ko po.